compromise ako. Kaya ang importante sa akin, yung maliligtas ako na pagdating ng panahon. Na pagdating ng panahon, ayaw ko marinig yun sa Panginoon na sabihin sa akin, I don't know you away from me, you give your door. Alam nyo, ang lagi kong iniisip, nasa puso ko, nasa isip ko, palagi, iniisip ko, na pagsimahan, ipagdapag ako, nawala na. Kasi hindi na natin alam kung kailan tayo mawawala dito eh. Yeah. Hindi natin alam, hindi natin nalalaman yan. So, anytime, pag nawala ako dito, kinuha ko ng Panginoon, gusto ko marinig sa Panginoon, sasabihin sa akin, well done, good and faithful servant. Come, enter into my presence. Ang sarap pakinggan nun. Yes. Kaya importante talaga. Alam niyo yung mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi po yan normal. Because of our iniquities, sa kasalanan natin na nagawa against God, lumalayo ang Panginoon sa atin. Bakit? Kasi wickedness is all over the world. Ang mundo talaga. Ang pinakamaraming talaga kasalanan, ang kasalanan na ano ito, yung sexual immorality, yan ang pinakamaraming kasalanan ng tao. Isa sa naisip ko, sexual immorality, adultery, tapos using the name of God in vain. Using the name of God in vain. Di ba? Ang dami pa. Yun po ang kasalanan na nagawa natin na kailangan natin magsisi. God willing, tayo maging pangulo ng bansang ito bago mag-start ang July, pag-start ang trabaho natin. Ito, plano mo, pag tayo naupo, mag-talong ako, announce ako ng fasting for 3 days sa bansang. Pagdating ng apat na araw, mag-celebrate tayo because this is the day that the Lord has made. Now, ang dami. Ngayong eleksyon na ito, ang daming mga bawat eleksyon, ang mga kandidato, ganun ba mag-celebrate? Ganun po. Mabait. Diba? Ganun palagi. Lahat ng mga platforma, ang gaba na. Pero sabi ko, bakit parang pahirap na pahirap ang bansa natin? Bakit parami mga naghihirap ng mga Pilipino? Eh, ang gaganda naman ang mga pangako. Yun nga. You know what? Kasi, yung sinasabi nila, just gave the word na wala sa puso nila. Kasi kung nasa puso, gagawin nila eh. Yes. Gagawin nila eh. Iba yung may takot ka sa Panginoon, iba yung ang takot mo na doon sa Panginoon ng tao. Kasi pag ang takot mo na sa tao, tumalikod lang kayo, nanakawan ko kayo. Pero kung ang takot mo sa Panginoon, may nakakita man o wala, hindi ka gagawa ng kasalanan. Bakit? Kasi ang Panginoon ang nakikinig sa'yo. Kaya lagi kong sinasabi yan, akala nyo siguro na ang mga bagay dito sa mundo, yun ang makapagligtas sa iyo. Akala nyo siguro na ang mga bagay dito, like pera, lalo na ang pera, makapagbigay ng kasiyahan sa iyo. Brothers and sisters, I will tell you this in front of you because I experience all the things, popularity, money, wealth, that power, that experience ko yan, pero hindi po yan ang kaligayahan ng isang tao. Sasabihin ko sa inyo, ang tunay na kaligayahan ng isang tao, yung may Jesus ka sa iyo. I guarantee you, na ang tunay na kaligayahan ng tao, hindi yung mga bagay dito sa mundo, kundi may Jesus ka sa puso mo. Hindi na mahalaga ang mga bagay, kundi ang Panginoon. Yeah! Baka, minsan,
baka minsan naghahanap ka ng tunay na kalagayan, naghahanap mo alam yung gagawin mo, minsan problemado ka, ganun ka. Kasi wala pa si Jesus sa buhay mo. Pero pag nandyan si Jesus sa buhay mo, yung mga problema, temptation, destruction, baliwala sa iyo yan, yung mga trials, yung mga problema dyan, baliwala sa iyo because you believe Jesus who created everything. Yeah! Siya nagmamay-ari ng lahat ng ito. Walang imposible sa Panginoon. Siya nagmamay-ari ng lahat ng tempo. Bakit ka mag-uwi ang papa mo? Papa, kailangan mo lang ganito. Ikaw lang po, papa. Ganun eh, may vision ka sa Panginoon, sasagutin at sasagutin ang Panginoon niya. Yes! Amen! Amen! That's why, brothers and sisters, make sure that you are not a goat. You're not a goat. Kasi, if you are a Christian and you compromise your faith, kasi may mga ganun pagsubok eh. Ang devil kasi, ito ha, ang devil kasi ganito. Ganito yan siya, titistingin ka niya. Titistingin ka niya. Kasi tayo mga believers, tayo mga frontliners, tayo ang talagang inumuna ng devil. Kasi siyempre, alam ka naman eh, akitin pa niya yung mga gumagawa palagi ng kasalanan. Hindi yun ang akitin niya kasi sa kanya na yun eh. Pwede ba niya akitin niya sa kanya niya? Ang lagi niya akitin, at nasa front line, tayo lahat, mga believers. Yes! Ito yung mga accent ng devil. Kung hindi ka niya makuha sa pagandahan, di ba? Lalaki ka, bibigyan ka ng devil na magandang dilata niya para matim ka. Kung hindi ka kaya, ito naman isa ng devil naman. Pagkagalita ko, makatakbo ka ng lalaki na magagalit ka, parang tsutuhin ka lalaki. Depende na sa'yo how to accept ka. Di ba mo tutuloy siya? Then, marami pang iba. Marami pang iba. Oh, ito ba yan? So, oh, ito ba yan? Oh, matitisting ang faith mo sa Panginoon pagdating sa mga ganyan pagkay. Marami tayong dapat magtayan. Marami tayong dapat iwasan. Kaya ka, hindi mo maiwasan yan. Hindi mo maiwasan yan pag hindi ka strong enough spiritually. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sabi niya, it is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Therefore, sabi niya, mga tao, hoy, para siya sa atin, mga tao, hoy, makinig kayo, ha? Kayong mga tao, makinig kayo, hindi lang kayo nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain. Hindi lang kayo ng physical body, pero nabubuhay kayo sa pamamagitan ng bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Panginoon. Okay? Okay, so, tingnan natin kung mamatitis ba natin ito. Okay? Ilang bisis kayo kumakain sa isang araw? Tatlo! Tatlo, may merinda pa yan. May merinda pa yan. Tama, may merinda pa. Okay, hallelujah. Tatlo bisis. Okay. That's for physical body. That's for physical. Now, the question is, sabi ni Jesus, hindi lang kayo nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain. Problem. Oh. Ang question is, how about your spiritual body? How about your spiritual body? Paano ba i-treat yung spiritual body mo? Ano sabi ni Jesus? But on every word that comes from the mouth, sinasabuhay natin. Kasi kung hindi mo pinapractice at patuloy ka, katulad
Amen. Amen. You are a gold. Kasi pupunta ka, okay, ayos ako, balik ulit doon sa ugali mo. Every Sunday, brothers and sisters, should be changing your life. Parang ganun ba? Bawat Sunday na lang, tungkol ka, may matutunan ka, ina-apply mo sa Lord. Parang ganun ang natutunan. Lord, thank you. Thank you, salamat. Salamat po pang ikaw, nag-ibig sa mga puso ko at isipan ko, nakaintindihan ko ang aming ilim mga salita. Di ba ang sarap? Now, tanong ko. Since we're going to be, we are commanded, hindi yan, makakabibig. We are commanded by God na kailangan pakainin natin yung spiritual body natin. Okay. Kung three times a day tayo, kumakain sa isang araw, may merinda pa kayo. Yung iba, sipa-sipa, kumain. Kasi araw-araw, talaga. Pa-extra rice pa talaga, di ba? Ngayon, ilang beses ba tayo nagbabasa ng Bible every day? Ilang beses ba tayo nagbabasa ng Bible every day? Of course, we are commanded to pray continually. We pray in the morning, in the afternoon, and evening. We pray. But how about feeling our spiritual body? And that's how we communicate to God, and that's how we feed our spiritual body. Nakakita nyo. Hindi pwede yung pag may time ka lang sa kapagbasa ng Bible, tapos pag walang time, okay, isipan ako ngayon. Hindi po pwede yan. Kasi we are commanded by Jesus Christ. We are commanded by God. Kailangan ipin natin. Kasi bakit? Bakit importante yun? Na kailangan pakainin natin yung spiritual body natin. Because when the day of evil comes in your life, hindi mo pwede yung gamitin, hindi ka pwede mag-resist sa David na gamitin mo yung physical body mo, no? Hindi mo kaya yan. You have to have a strong spiritual body to resist the David. Amen? Now, kung wala ka, hindi strong, then yung ano mo, kasi pinapakain mo, once ka din lang, pinapakain mo, minsan wala pa sa isang araw, diba? Kasi magpasa ka, sa physical sa araw, tapos ang isi-isip pa, parang pinakain yung spiritual body mo na isang kutsara lang yung pinakain mo. Di ba? Amen? Okay. Therefore, brothers and sisters, I encourage you to read the Bible. Ihamin nyo na yung magbasa ng Bible. Pag-isip sa mata, huwag mo na mag-isip ng ano, isipin mo talaga, Panginoon, magbasa ka ng Bible. Good. Kasi in that way, masusunod mo yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew 6 verse 33. Amen? Pag-isip mo sa umaga, huwag ka agad yung mga nagawin mo, huwag ka agad isipin mo. Unahin mo muna yung ang Panginoon. Yan ba ang nabi mo? Kasi baka, pag-isipin, mamalilit ang gusto naman ko. Ganun eh. Nakalimutan mo yung Panginoon. Di ba? Dapat, pagmulat ng isipan mo, dapat ang papasok sa isipan mo, ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Dapat pasensya na kayo, kung naka-open ka mo sa inyo na ganun, pasensya na kayo, pero I'm just telling you what the Holy Spirit convicted me sa puso ko na yun sa sabihin ko sa inyo. Pero, huwag po tayong maano dyan, kasi dyan po tayo magkakaroon ng development, improvement sa ating faith. Na mag-improve tayo to limit up our faith and faith to Jesus Christ. Amen! Hallelujah! Kahit ako nga, kahit na anong busy ko, alam mo, kahit anong busy ko, kahit alas 5 ng umaga lang matutulog, alas 4 ng umaga lang matutulog, kahit alas 3 ng umaga matutulog, basta magluhod ako, praise the Lord, salamat Panginoon, at magbasa talaga ako ng Bible, kahit na inatukap, magbasa talaga ako ng Bible. Kasi bakit? Kasi po, ayaw kong pigyan ang devil na abutuhol. Ayaw kong pigyan siya ng chance to enter to my heart and mind. Hindi ko payag na nabigyan ko siya ng foothold na makapasok siya sa puso ko. Hallelujah! Amen! So, alam ko, sabihin ko sa inyo, kung hindi lang ako strong, sa mulut ng God, sabihin ko, tagal na ako naging trapo ng politiko.
Alam niya naman, kaya nga, yung iba mga kaibigan ko, nagkaliwan sa akin dahil napindigan ako kung ano yung tama. Kasi, wala akong pakialam kung magalit siya sa akin. Kasi sinasabi naman ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, na sa John 15, if the world hates you, keep in mind that he didn't make first. If you belong to the world, it will love you as it does. As it is, you do not belong to the world, but I am choosing you out of the world. That is why the Lord hates you. Remember what I told you, I said, what is the greater than his master? If they persecute me, they will persecute you also. If they obey my teaching, they will obey yours also. Wow. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. If I had come and spoken to them, they would not be guilty of sin. As it is, they have sinned in here, they have hated me both. They have hated both me and my father. But this is the fulfillment of what is written in the law. They hated me without reason.